Magandang umaga pong muli sa bawat isa po sa atin. Another Sunday service kung saan makakapakinig po tayo ng mensahe po ng Diyos sa araw na ito, sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin, samahan po ninyo akong dumulog sa Panginoon upang tayo po ipatnubayan at gabayan sa ating pong pakikinig ng salita po ng Diyos. Join me in a short prayer. Father in heaven, we commit to you our study of your word today, O God. Allow us, Lord, that the power and the light of your word be among us, O God. Let your spirit, who are among us in our respective places and houses, O God, provide us guidance and enlightenment, O Lord. Help us, Lord, to give our attention, to pour out our hearts before you, O God, as we intently, deeply reflect upon your word among us this morning, O God. In the end, Lord, your name and your word alone be lifted up in our midst, O God. Glorify your name in the preaching of your word and allow your people to be blessed, to be enlightened and transformed as a result of our encounter with your word today. This is our prayer through our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay. Recap po tayo doon sa August 8 message po natin wherein tinalakay po natin yung Psalm 27 as a Psalms of Trust. Okay. The first reason that God is trustworthy, for the Lord is our light. And the second reason why the Lord is trustworthy, for He is our salvation. And the third reason why the Lord is trustworthy, because He is the stronghold of our life. And the fourth reason why the Lord is trustworthy, for the Lord is our dwelling place. When we realize that God is our light, He is our salvation, He is the very stronghold of our life and being, and He is our safe dwelling place. Therefore, our response is, we should not be fear and we will be still. And recap po tayo, last August 15, ang ating pong tinalakay na psalm ay Psalm number 13, kung saan ito po ay tinatawag pong the Psalm of Lamentation. Here is the journey when we are lamenting using Psalm number 13. It tells us that it is okay to complain before our God, and then we proceed to another level of our journey to move on, to call upon the Lord. And then we proceed to begin expressing now our confidence unto God. And finally, we are going back to commending the Lord. And last Sunday, ating pong tinalakay naman ang Psalm 100. And we have realized that Psalm 100 is about a psalm of praise. And there are seven commands pertaining to praising the Lord, as it was mentioned in Psalm 100 as a psalm of praise. We are commanded to shout our praise. We are commanded to worship the Lord. We are commanded to come into His presence. We are commanded to know the Lord in our life. We are commanded to enter the gates or in the presence of God. And we are commanded to give thanks unto the Lord. And we are commanded to praise Him at all times. Okay. Sa mga punto pong ito, let us revisit this time Psalm number 1. And in the study, ang Psalm number 1 is classified as a wisdom psalm. Ito po ay awit ng karunungan. Kailangan po nating maintindihan na ang karunungan ay isa sa mga pangunahing mensahe po ng Bible. Sa konteksto po ng mundo, naiisip po natin na ang karunungan po ay pagkakaroon ng
high IQ. Ang mundo sa kanyang konteksto ay tinuturo po sa atin ang maging matalino ay yung bang meron kang doctor's degree. Ang pagiging matalino sa konteksto ng mundo, minsan, ito po ay ipinapahayag po sa akin na sa atin na parabang tayo po ay scholar. O kaya naman Inglesero at Inglesera. Subalit, sa konteksto po ng Bible, iba po ang pagpapaliwanag sa usapin po ng karunungan. When the Bible tells us wisdom, it is always associated with obedience to God. Sa huli, dapat po nating maintindihan ang karunungan sa Bible ay pagsunod po sa Diyos. Idagdag po natin ang karunungan sa Bible sa kanyang konteksto, kanyang pinapahayag na kapag lumalakad ka sa salita ng Diyos, you are smart, you are intelligent, you are wise. Kapag pinipili po nating lumakad sa tama, lumakad sa mabuti, lumakad po sa katwiran, sa konteksto po ng Bible, yun ang mga taong sumasalarawan ng pagiging matalino. Now, let me read to you our text this morning on Psalm number 1 as a Psalm of Wisdom. Sabayan po ninyo ako. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do, prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Alam po ninyo, ang Psalm number 1 ay nagbibigay po ng pagsasalarawan with two contrasting individual. One is the wise and the blessed person, and the other one is the foolish and the troubled person. Listen carefully. With this comparison, wise and blessed person versus foolish and troubled person, ang tanong, kanino ka napapabilang? Are you wise and a blessed person today? Or you belong to the group that being foolish and a troubled person? Now, logic dictates, lahat po tayo ay nagnanais to be wise and to be blessed person. Wala pong pagdududa po dyan. Walang debate, wala pong argument. Common sense dictates na gusto po nating maging matalino at pinagpala sa ating pong buhay. Siguro naman, ayaw po nating maging foolish and troubled person in terms of categorizing our life and our being. Tandaan po natin, napakahalaga po ng wisdom, for it protects you from falling into difficult problems and prevents you from reckless decision that you might regret later. So we are pursuing to be wise in our life sapagkat meron po itong mainam na kabutihang maidudulot sa ating pamumuhay, sa ating pong mga pagpapasya, sa ating pong mga pagbabalak po sa ating pong mga buhay. Idagdag po natin, napakahalaga po ng pagiging blessed, yung tayo po ay pinagpala sapagkat it places you in an enviable position for receiving divine favor. So we are driven to be blessed sapagkat inilalagay po natin ang ating mga sarili kung saan maaari po tayong punuin ng pabor, ng biyaya, ng pagpapala ng ating pong Panginoon. Now, here's the question that we need to answer from Psalm number 1. What does it look like to be wise? Ano po ang larawan? Ano po ang itsura ng pagiging matalino? Ayon po sa Psalm number 1. Babasahin ko po sa inyo ang talatang 1 at ang talatang 2. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama,
ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Kung di, ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. From these verses that we have read, in verses 1 and 2 of Psalm number 1 as a Psalms of Wisdom, listen carefully, wise people distance themselves from the ungodly. And the heart and the mind of the wise people are centered on the Word of God. Now, narito po ang first detailed picture ng pagiging wise person. It says, a smart person is not influenced by the mindset of the ungodly. Romans chapter 12 verse 2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Let me repeat, a smart person is not influenced by the mindset of the ungodly. Maging mapanuri po tayo sa mga boses na narinig po natin sa ating pong kapaligiran. Maging mapanuri po tayo sa mga impormasyong nababasa po natin, halimbawa po sa social media o sa television o sa radio, sapagkat ang mga boses na narinig po natin, sapagkat ang mga impormasyong nababasa po natin, definitely influences our thinking and our behavior. Halimbawa, you are smart when you verify, for example, the source of information that you are taking with. Halimbawa, patungkol po sa COVID-19 vaccine. Kung ikaw ay matalino, ito ay iyong sinusuri kung legitimate or fake news ang impormasyong yan, sapagkat ang mindset ng mga ungodly people ay magpakalat po ng mga kasinungalingan. For example, you are smart if you are careful sa mga pagpili ng mga tao na gagawin mong role model of your life. Tama po ba? Be wise when following a person. Baka mamaya, ang taong sinusunod mo pala ay suportado ang rebellion sa authority at sa Diyos. Be wise when idolizing a person. Baka mamaya, ang taong iniidolo mo pala ay nagsusulong ng materialism and perversion. So be smart, my friend, as Psalm number 1 telling us. Do not allow yourselves to be influenced by the mindset of the ungodly. We have to be reminded na very destructive ang ungodly living, that we do not allow ourselves to be shaped and to be fashioned from it. I remember a story, the parable of the prodigal son. And I assume most of you have read already the parable of the prodigal son. Let me highlight how destructive to follow ungodly mindset. That is not wisdom. Okay? So in the story, yung pong nakababatang anak, the younger son, hiningi niya na po yung kanyang mana sa kanya pong tatay. So ipagpalagay po natin in the story, mukhang mayaman ang pamilyang ito. And the father was so good and he submit to the request of the younger son that his part of his inheritance be given unto him. So binigay po sa kanya ng kanyang tatay. At nung matanggap nung younger son yung kanya pong inheritance o yung parte ng kanyang mana, ipagpalagay po natin 1 million. Karakaraka po, wala pong pagpabukas-bukas, immediately after receiving the part of his inheritance, he went to a distant country, umalis po sa kanyang tahanan, iniwan po niya yung kanyang tatay, at doon po sa malayong lugar, he squandered his wealth. Okay? And he lived in a kind of wild living. Inubos po niya, nilustay po niya ang kanyang pera, at siya po ay namuhay po, most probably sa bisyo, namuhay po siya, most probably po sa lahat po ng mga bagay na makabundo at masama,
Ito po ang kanyang ginawa sa pag-ubos ng kanya pong pananalapi. And when the time his wealth has gone, akalain mo sumabay pa po yung famine o taggutom dun sa lugar na kanya pong tinutuluyan. So try to imagine, naubos ang kanyang pera, nagkaroon pa ng famine dun sa lugar na kanyang tinutuluyan. So he was forced to find a job in order to feed himself. Ano po ang kanyang trabaho ang pinasok? Magpakain po ng mga baboy. Sa kanya pong gutom, ang sabi po dun sa story, sukat na kanya na pong kanin yung pong mga pagkain ng baboy. And then he came to his senses and decided to come back to his father, that he realized he had sinned before our God, before his father. So kitang-kita po natin how destructive ungodliness sa buhay po natin. Mabigat po ang consequences ng ungodliness sa buhay po natin. That's why Psalm number 1 is encouraging you and me to be smart by not allowing ourselves to be influenced by the mindset of the ungodly. Narito po ang second detail ng pagsasalarawan po ng pagiging wise person. A wise or a bright person does not walk in the ways of the corrupt. Ang matalinong tao, ayon po sa awit number 1, hindi po siya lumalakad sa daan po ng mga corrupt people. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 says, "Do not be misled. Bad company corrupts good character." Painggan po natin ito, mag-ingat po tayo sa babarkadahin po natin. Maging mapili po tayo sa sasamahang grupo po natin, because eventually, you will be like them. Someone said, "Show me who your friends are and I will tell you who you are." Kung ang barkada mo ay mahilig sa gimmick, malamang gimikero at gimikera ka din. Kung ang grupo mo ay mabisyo, malamang mabisyo ka din. So be bright person. You do not walk in the ways of the corrupt. Be wise, my friend. Pwede ka namang makisama sa mga tao, pero huwag kang makikiayon sa kanilang makabundong pamumuhay. You have to be very smart. Maging kaibigan mo ang mga tao, pero huwag kang paimpluwensa sa kanilang mga baluktot na diskarte. Becoming wise, according to Psalm number 1, is a person who does not walk in the ways of the corrupt. Narito po ang third detailed picture ng pagiging wise person. An intelligent person delights in God's word. Ang kanyang kasabikan, ang kanyang kasiyahan ay nasa mga salita ng Diyos. This is how Psalm number 1 describes a bright, smart, wise person. Psalm 119 verse 24 says, "Your words, O Lord, are my delight. They are my counselors." Listen carefully. The true source of wisdom comes in the Bible. Bakit po? Sapagkat ang Bible po ay salita po ng Diyos, tandaan po natin. The Bible is the Word of God. At ang Diyos ang pinagmulan po ng lahat ng karunungan. Kaya sa tuwing tayo po ay may kasiyahan sa salita po ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon po ng karunungan, sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos at ang Diyos ay Diyos ng karunungan. Therefore, we are being encouraged to be wise by enjoying the Word of God. Let me explain to you the word enjoy or be delighted by the Word of God. It tells us na maging captivated tayo ng salita ng Diyos. That what delight in the Word of God meant. Delighting in the Word of God or enjoying the Word of God is telling us, ibig sabihin, you allow the Word of God to fashion you, baguhin ka, i-transform ka. Now, there are ways that we could take pleasure with the Word of God. Una po, ang salita po ng Diyos ay araw-araw nating pagbulayan. Idagdag pa po natin, ang salita po ng Diyos ay palagi ang po nating itago sa ating pong mga puso. That's how we take pleasure
being delighted with the word of God. At ang pangatlo po, ang salita po ng Diyos ay sundin po natin sa lahat ng pagkakataon. So you show your delight with the word of God sa pamamagitan po ng pagbulay-bulayan po ang salita ng Diyos araw-araw. Itatago po natin sa puso natin ang salita ng Diyos at ito po ay susundin po natin sa lahat ng pagkakataon ang salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Let me challenge you, be wise by taking guidance from the Word of God. You do not take guidance from the counsel of the ungodly. Sa mga payo ng salita ng Diyos, ang gagawin po nating reference in terms of action, behavior, and decision making. Hindi po nating gagawing reference ang mga payo ng mga taong corrupt at ungodly. Be wise by following the Word of God, my friend. And you do not follow the ways of the corrupt. Alam po ninyo, sa ating pong bansa, 2019, ang pangulo ng ating bansa ay pinirmahan ng isang batas. At ang batas na ito, when it was signed way back 2019 by the president, ito po'y pinuproklama na ang bawat last Monday of January ay tatawagin pong observance of the National Bible Day. So every last Monday of January, yearly, meron po tayong batas. Ito po ay pagkilala as National Bible Day. Ito po ay pagkilala on how valuable the Holy Bible as the core of our Christian faith. Okay. Now, what is the connection of wisdom and blessings? At first, we lay down the foundation of being wise. And blessing is the byproduct of being wise. Hayaan po ninyong basahin ko po ang talatang 3 hanggang 4 upang makita po natin ang connection ng katalinuhan at ng pagpapala. Ganito po ang pagkakasabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Talatang 5 hanggang 6, babasahin ko po sa inyo. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay siyang mapapahamak. There are two major blessings as a result of wisdom. First is prosperity. Kapag lumalakad po tayo sa karunungan na sinasabi po ng Psalm number 1 or the Bible in general, meron po itong kaakibat na kasaganahan. And the second major result of wisdom is protection. Kapag tayo po ay matalino ayon sa Psalm number 1 or we are wise in the context of the whole counsel of the Word of God, meron po tayong kaligtasan. Let me have your attention. To be prosperous, to be protected, is not good luck. Hindi po swerte-swerte ang maging prosperous and protected. Let me have your attention. To be prosperous and protected is not a matter of accident. Hindi po aksidente ikaw ay protektado, hindi po aksidente na ikaw ay magiging masagana. But listen carefully. To be prosperous and protected is a byproduct of living a life of wisdom. Kapag sumusunod po tayo sa salita po ng Diyos, umiiwas po tayo sa kasamaan, ito po ang pagsasalarawan ng katalinuhan, magkakaroon ka ng kasaganahan at kaligtasan. It's not good luck. It's not accident that we will be prosperous and protected in our life and in our being. Listen carefully, it is a byproduct of being wise, following the Lord, and rejecting evil in our life. That's why it tells us
the first connection of wisdom and blessing. Look at the screen. Rejection of evil then, following God's word, leads to prosperity. On the other hand, when we reject the word of God, and then we follow evil, then it leads to poverty. Kitang-kita po natin ang contrast and comparison. Kapag ni-reject natin ang evil at sinunod natin ang Diyos, ano po ang kasunod? Kasaganahan. Kapag pinili po natin i-reject ang salita ng Diyos at sinunod po natin ang kasamaan, ano po ang katumbas po nito? Paghihirap. Now, it's your choice. I-reject mo ang kasamaan at sumunod ka sa utos ng Diyos? It's your choice. I-reject mo ang utos ng Diyos at sumunod ka sa kasamaan. Tandaan mo, kapatid at magulang, ikaw ang guguhit ng kahihinatnan ng iyong buhay. Ikaw ang guguhit ng buhay mo kung ito ay magiging life of prosperity. Ikaw ang guguhit ng buhay mo kung nais mo ang life mo ay maging life of poverty. But we are being encouraged by Psalm number 1 to choose the word of God, to reject evil in your life so that you will be prosperous. Hallelujah. Amen. Gumamit po ng analogy upang isalarawan po sa atin ang prosperity. Kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos at ating pong nire-reject ang evil sa buhay po natin. Ano po ang sabi po? We are like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Inahiluntulad po ang mga taong sumusunod sa Diyos and rejecting ang mga masasama. Like a tree, prosperous, reproducing, and fruitful. Tamang-tama po ngayon. Usong-uso po ang mga plantita. Ibig sabihin, like a tree multiplying, reproducing, and very fruitful. Alam po ninyo, yun po ay pagsasalarawan ng kasaganahan. Yun po ay pagsasalarawan ng tagumpay. Becoming wise ay nagdudulot po ng victory and fruitfulness. If you are wise, my friend, supply and cash flow sa buhay mo, alam po ninyo, hindi po magkukulang. Hindi po bitin. When we follow the word of God and reject evil, then we are prosperous. Ibig sabihin, yung kapirahan po natin, hindi po magiging deficit. Yung kapirahan po natin, hindi po magiging insufficient. Kapag tayo po ay wise, following the Lord and rejecting evil, marami kayong project sa buhay po ninyo. You have plan in your life because you follow the Lord and reject evil, pagpapalain po ang mga bagay na yan. Your project will be blessed. Your plans will be blessed. Marami pong mga ginagawa ang ating pong mga kamay. Amen. Kapag tayo po ay wise, following the Lord, rejecting evil, ang mga gawa ng kamay mo ay lalago. The works of your hands will multiply. Kaya, you follow the word of God, you reject evil, and the byproduct of it is prosperity. Here is the second connection of wisdom and blessing. A life in a right path receives divine safekeeping, but a life in a wrong path leads to destruction. Kapag ang buhay po natin ay lumalakad po sa katuwiran, makakaranas po tayo ng pag-iingat ng Diyos. Kung ikaw ay lumalakad po sa baluktot na daan, makakasumpong ka ng pagkasira sa dulo ng iyong paglalakad. Kaya nga po, it's always a choice. When God created us, we are free moral being. Tayo ang pipili. Magdi-desisyon ka sa buhay mo. Anong pipiliin mo? Tamang daan or maling daan? Sa huli, tayo po ang guguhit ng magiging takbo ng ating pong mga buhay. Gusto mo ba na maging maayos ang iyong pamumuhay?
Gugustuhin mo ba na maging magulo ang iyong pamumuhay? But Psalm number 1 is telling us, be smart, be wise, be intelligent. You pursue the right path of your life, and thereby, you will be protected by the Lord Himself. You choose the right path. And as you journey with the right path, remember this, the divine safekeeping and protection shall cover the entirety of your life and being. So be wise. Choose the right path. At ikaw ay iingatan mismo ng ating pong Panginoon. Now, gumamit ang Psalm number 1 ng analogy patungkol po sa divine protection, lalo na po doon sa mga taong lumalakad po sa right path. Ano po ang pagkakasabi? The Lord watches over them. To the people who walk in the right path, the analogy was, yung mga mata, yung mga atensyon ng Diyos ay nasa kanila. Nandoon ang watching over ng Panginoon. The eyes and the attention of the Lord are focused on those who are living and pursuing right path in their life. Ito po'y pagsasalarawan ng pagbabantay at pag-iingat ng Diyos. Kapag pinili natin ang right path, makakasumpong tayo ng pagbabantay at pag-iingat po ng Diyos. Isn't it very comforting to walk in the right path, not to compromise? Lalo na panahon po ngayon ng pandemya. Kitang-kita po natin ang kamatayan, nababasa po at narinig po natin ang mga nagkakasakit, at tayo po ay nabibigla sa kabi-kabilang pagkawala po ng trabaho. Is it comforting when we choose the right path in the times of pandemic? And the Lord will provide us His attention. He's going to watch over us. Alam po ninyo, it's very mysterious kung paano ang Panginoon ay watching over us. Halimbawa po, merong mga kaibigan po tayong tumutulong po sa atin. Alam po ninyo, yan po ay kaparaanan ng Diyos to watch over us. Halimbawa, pag kinakamusta po kayo ni Pastor, hindi po ba nyo alam na yan po ay isang kaparaanan po ng Diyos to watch over us? Minsan nagugulat po tayo, may mga unexpected money, finances, or blessing that comes in our life. Alam po ninyo, it's a way to show that God is watching us. Minsan, parang napaka-timely ng pagsagot ng Diyos sa ating pong mga prayers. Wow! It's a legitimate, it is a concrete showing of God watching over us. Kaya, at the end of the day, Psalm 1 is telling us, be wise. Ibig sabihin, lumakad ka sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, at iyong talikuran ang masasama sa iyong mga buhay. At kung magkagayon, ang pag-iingat at ang pagpapala ng Diyos ay suma sa atin. Kailanman ang proteksyon at ang pagpapala ay hindi po luck or an accident. It comes from the Lord as a blessing to those who are living according to His will and rejecting evil in their lives. Let us pray. Help us, Lord God, this morning, today, O God, with the message that we have heard, O God. Challenge your people, O God, to be wise, smart, bright, and intelligent in the totality of their being. Ang pagsunod sa salita mo at kalooban mo at ang pagtalikod sa kasamaan ang siyang isinusulong na karunungan ng inyong mga salita. Help us, Lord, to define to be wise according to this principle, not according to the context of the world, but according, O God, to what Your Word is telling us. Be smart by living according to Your Word. Be wise by rejecting evil in our lives.
At ikaw, Panginoon, sa inyong mga salita ang siyang nangako when we choose right path. When we choose your word, when we submit ourselves to your will, we will be blessed and we will be protected. Let this word transform and change us to a deeper level of discipleship, to a deeper level of our relationship with you, to a deeper level of our commitment, of our obedience to you, O God. All glory, power, and praises are yours alone. Amen and amen.